everyone, good evening, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Michelle D all the way na, kung bakit, yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay sobrang excited na sa darating na Miss Universe. Talaga naman kahit ako, sobrang hindi na ako makatulog sa pag-aabang ko kung ano nga ba ang gagawing eksena ng ating pambato sa arrival niya doon sa Miss Universe. Diba? Yung pag-alis niya sa Pilipinas, ano ba ang mga susuotin ni Michelle D? Ako para sa akin siguro, ano, ang susuotin ni Michelle D siguro, yung ano, syempre, may inspired yan for the Philippines, 100%. Baka mag-Philippine na niya yan na, alam mo yung naka-pants. So, maybe ganon. Or, ewan ko, basta, wala akong maisip. So, yon. So, pagdating siguro sa El Salvador, gusto ko lang sana talaga sobrang pasabog ni Michelle D. Yung tipong parang pagdating niya doon, ay, ayan na ang arena ng Pilipinas. Ganon! So, yon. For sure, e-eksena yan ng bonggang-bongga. Naniniwala naman ako na e-eksena talaga siya. So, napanood ko yung closed-door interview niya dito sa Vogue magazine. Nakakaloka. Sobra. Ang hirap nun, guys. So, gusto ko lang bigyan ng reaction yun. So, ang kausap niya doon ay si Miss Melanie Marquez, ang kanyang nanay. And then, si Megan Yang, ang ating Miss World. Si Catriona Gray, ang ating Miss Universe. At saka si Harmony, ang recently Miss Universe. O, diba? So, doon, nagsasalita si Michelle D sa harap ng mga beauty queen na to. Grabe. In fairness, ha? Galing ni Michelle D doon. Sobra. Sobrang naramdaman ko yung sinasabi niya na, alam mo yon, may dedication talaga siya sa ginagawa niya. Naramdaman ko yung purpose niya kung bakit siya lalaban sa Miss Universe. At napakagandang shot nun para sa Pilipinas na meron kang motibo, meron kang purpose, gusto mo isigaw sa buong mundo yung advocacy na meron ka at magkaroon ng awareness ang lahat ng tao. So, isa yung magandang talagang matibay na advocacy kay Michelle D. And imagine, nilalaban niya yon dahil meron siyang kapatid na gano'n. Nilalaban niya yon kasi nakakonect talaga sa buhay niya. At my God, si Michelle D ang nakikita ko na isa sa mga pinakamalaking kandidata ngayon dito sa Miss Universe. Aminin mo man yan o hindi. Kasi iba talaga yung sinusulong niya. And then, yung experience mo na magsalita sa harap ng mga title holders sa international pageant, katulad ng Miss World, Miss Universe, Miss International, at the same time, syempre, nanay mo to, pinapanood ka, oh my God, nakakaloka yun. Naloka ako doon ng bonggang-bongga. Sabi ko, oh my God, ang galing ni Michelle D. At niwala ka man lang naramdaman na nervyos, niwala ka man lang nakita na parang, alam mo yon, nandito nanay ko nanonood sa akin. Talagang na-proud talaga si Melanie Marquez. Eh, paano hindi ba naman mapaproud? Ang galing ni Michelle D, di ba? So, hindi mo mararamdaman na itong mga taong to, kaibigan niya or close siya, kaya parang ano, ando doon talaga yung purpose, yung motibo. Plus, nakita nyo, napapalakpak si Megan Yang sa kanya. O, di ba? Miss World yun, napapalakpak sa kanya. So, ibig sabihin, yung pumalakpak si Megan Yang, nandoon talaga yung believe niya kay Michelle D. At saka naisip ko din, no, si Catriona Gray galing Miss World. Si Megan Yang galing Miss World. Si Michelle D galing Miss World. So, naiintindihan talaga nila yung isa't isa. Plus, eto, ngayon si Michelle D lalaban ng Miss Universe. Si Catriona nanalo sa Miss Universe. So, yung pressure nun. Plus, kasama ko mga beauty queen. Plus, nandiyan pa si Miss International, ang aking mother. Taas ng pressure nun. Pero, hindi ko naramdaman na yung pressure kay Michelle D. Kundi, ang naramdaman ko, she's the strongest candidate. So, dito pa lang,
grabe, kung i-judge siya dito, ay nako, piling ko panalo siya. So, yon. So, yun yung matibay na sandata ni Michelle D dito sa competition na Miss Universe. Kung napanood ninyo, pwede kayong bumisita doon sa sa account ni Michelle D. Nandoon yung interview na yon. So, para at least naintindihan ninyo, kasi hindi ko siya pwede i-post dito. So, mas maganda yung bumisita kayo doon, panoorin ninyo, at magbigay din kayo ng reaction. Kung napanood na ninyo, alam niyo yung sinasabi ko. So, yon. Sa Instagram kayo pumunta para aware din kayo. So, maganda. Dito pa lang nakikita ko na sobrang lakas talaga ng pambato natin. All the way na talaga si Michelle D sa competition. Nasasabi kong all the way na sa kanyang preparasyon, sa kanyang paghahanda. Kumbaga parang universe na lang talaga ang magdidesisyon eh. Kasi kung iisipin mo, ginawa naman ni Michelle D lahat eh. Andoon na nag-training siya ng pasarela, nag-training siya ng makeup, yung mga gagamitin niya, ipinirequired naman niya na. And then, plus, nandoon siguro yung advocacy na matibay siya. Nakita naman natin, dinagdagan niya pa nga yung profile niya, di ba? Yung credential niya. Nagpumasok siya sa Air Force, pumasok siya sa Air Force para madagdagan yung knowledge niya. Doon sa pagpasok niya sa Air Force, may mga nagtaas ng kilay. May mga nabasa kasi akong comment, sabing ganon. Nako, para namang pakitang tao lang yung pagpasok niya. Imagine mo, late na, ngayon lang yon. So, hindi naman siya pumasok doon para maging isang Air Force talaga. Pumasok siya doon para magkaroon siya ng awareness kung paano ito ginagawa. So, ibig sabihin, magkaroon lang ng knowledge kung ano at paano to gagawin. So, at least, di ba, ando doon siya na willing siya magkaroon ng awareness, knowledge para sa mga ganitong bagay. So, ibig sabihin dito, makikita mo talaga yung dedication niya sa Pilipinas. Ginaya pa si Beatrice Luigi Gomez. Si Beatrice Luigi Gomez din naman eh. Kumuha lang siya ng short training para magkaroon ng awareness. So, nandoon din na ginawa lang yun ni Michelle D for the dagdag credential. At magandang shot yon kasi dito pinapakita mo na kahit anong klase ng trabaho, willing kang pasukan. So, di ba sa Miss Universe, kailangan willing ka to do something. So, ganun din yung ipinakita lang dito ni Miss Michelle D. At wala akong nakikitang mali doon sa pagpasok niya o pagkuha niya ng certification bilang isa sa mga member ng Air Force. So, magandang halimbawa si Michelle D sa atin lahat. At nakita mo yung dedikasyon niya sa ating bansa. Na hindi lang para sa sarili niya, kundi sa buong mundo. Diba? Sa bansa natin. Imagine mo, pupunta siya sa Miss Universe dahil gusto niyang ibigay yung pagiging sa isa sa mga awareness kung ano ang meron na symptom doon sa tinutulak niyang advocacy. So, ibig sabihin, talagang maganda yung motibo mo bilang isang kandidata ng Miss Universe. At hindi ka lang basta-basta kandidata. Meron ka talagang role model ka sa lahat. O, di ba? So, ibig sabihin, doon pa lang dapat masayahan ka kay Michelle D kasi grabe yung pambato mo dito sa Miss Universe. Oo, hindi siya katulad ng mga ibang kandidata sa Miss Universe na nakikita mo na grabe ang kaseksihan, sobra ang ganda, grabe yung styling, grabe yung pasabog, gusto ko to, gusto ko yan, di ba? Ganon kasi yung mga nakikita ninyo dyan sa social media na, yes, totoo na may sinasabi ninyo, magaganda, malalakas din yung mga ibang kandidata. Pero magtiwala ka kasi doon sa pambato mo kasi meron siyang baon, meron siyang advocacy na matibay, meron siyang training pagdating kung paano niya ilalaban yung sarili niya sa entablado. So kahit naman si Michelle D, sinabi naman niya, hindi siya sigurado kung makukuha niya ang corona, pero ilalaban niya to ng bonggang-bongga. Ibibigay niya yung sarili niya all the way siya dito sa competition na to. And then yung work hard niya, difference kay Catriona Gray, wag natin ikumpara. Kasi si Catriona nandoon mismo sa harapan ni Michelle D. And for sure, nag-advise na to mga beauty queen na to kung ano ang dapat gawin ni Michelle D sa competition na Miss Universe. And then, ang maganda kasi sa kanila, hinahayaan nila makita at ilabas ni Michelle D kung ano yung motibo niya. Imaginin mo, wala siyang ginagayang kandidata. Kumbaga, meron siyang sarili talaga na
na ginagawa. At kung ibibase mo sa lahat ng naging kandidata natin sa Miss Universe, itong recently, Rabia Mateo, Celeste Cortez, Beatriz Luigi Gomez, at saka siya, I think siya talaga yung isa sa mga masasabi kong incredible na kandidata na ipapadala natin sa Miss Universe to the highest level. So, hindi siya katulad ni Catriona kung ano yung preparasyon ni Catriona, but I think it's the same level kung ano ang quality na meron si Catriona as a candidate for the Miss Universe. I think it's the same level kasi iba lang yung atake, pero kung titignan mo yung puso, yung dedication, nando doon. Kasi si Catriona, kaya di siya pumunta sa Miss Universe dahil gusto niya mabigyan ng fundraising yung kanyang advocacy, na makakuha siya ng malaking fundraising para sa kanyang advocacy, para matulungan niya to. So, ibig sabihin, beauty with the purpose, kaya siya nando doon. At kung iisipin mo si Michelle D, beauty with the purpose din, kung bakit siya nandito ngayon sa Miss Universe. At parang, yung mga ganitong kandidata, makikita to ng Miss Universe organization. So, depende na lang talaga sa judges, depende na lang talaga sa organization kung kukunin nila si Michelle D bilang winners nila ngayong taon na to. Kasi walang dude. Kung iisipin mo si Michelle D, maganda, matangkad, oriental beauty. So, masasabi mo lahat ng quality na for the Miss Universe nasa kanya na. So, nasa organization na lang yon. Kasi quality girls to si Michelle D. Kung iisipin mo, talagang grabe yung quality niya. So, ikukumpara mo siya kay Antonia Forsyth, hindi ko lang alam kung paano ni Antonia ilalaban yung sarili niya. Siguro, communication skills, kaya din naman makipagsabayan ni Michelle D sa mga kandidata. Either Miss USA, kung titignan mo yung lalim ng quality ni Miss USA ngayon at yung quality na meron ang pambato natin sa bansang sa Miss Universe, pambato natin sa Miss Universe, kapag kinumpara mo sila, kung talagang ikaw ang sinisilip mo kung ano ang merong quality ang pambato mo at ibibase mo doon sa ibang kandidata, masasabi mo, your candidate is one of the best talaga. Best of the best sa ibang kandidata. So doon, masasabi mo, yes, pwede siyang maging Miss Universe. At ngayon, ang ginagawa talaga ni Michelle D, dahil nilalaban niya to ng todo-todo, ino-all out niya na talaga. Ino-all out niya yung preparasyon, yung training, yung styling, talagang pinag-aaralan niya na, yung gown na gagamitin niya sa lahat ng aspeto ng competition. Talagang sasabihin ko na in-all out niya na. So, hindi ba masisilip dito si Michelle D kasi kasama niya yung mga beauty queen? Guys, at the end of the story, competition, magsisimula, lalaban sila doon. Walang Catriona doon, walang Megan Young doon, walang Arbony. It's only Michelle D. Pero ano ang baon ni Michelle D sa competition na to? Yung preparasyon niya. Yung siya. Diba? So, yun ang makikita mo sa entablado. At yun yung huhusgahan ng lahat ng judges doon sa entablado ng Miss Universe. So, maipapanalo ba ni Michelle D ang competition? Magtiwala ka sa kanya. Kasi number one na kailangan maniwala at magtiwala tayo muna yon. Tayong lahat. Kailangan magtiwala tayo sa pambato natin sa Miss Universe. Kasi ang mga judges, paano sila magtitiwala sa pambato natin kung tayo mismo ay hinuhusgahan natin yung pambato natin ng bonggang-bongga. So, bakit hindi mo siya i-cheer up nang makita naman ng judges, oh, ang dami nang naniniwala sa kanya, di ba? So, dapat nandoon din tayo sa strategy game natin na yung suporta sa kandidata ng 100%. Kasi kung ikaw mismo ay hindi ka naniniwala sa pambato mo, paano pa maniniwala yung ibang tao? Diba? Yung mga judges. So, dapat you have to trust her and then believe her. At higit sa lahat, pray for her. Diba? So, kasi yun yung napaka-importante sa aspeto ng competition na to. Kasi at the end of the story, God will knows kung sino ang dapat manalo dito sa competition ng Miss Universe. And I think dahil sa may mabuting kalooban ng pambato mo at nakita mo na talagang malakas yung kanyang ginagawang advocacy plus nandoon na prepared siya, wala kang dapat ikatakot kundi dapat mo
panoorin at matuwa ka sa kanya ng bonggang-bongga. At the end of the story, kung mananalo man siya o hindi, at least nakita mo yung pambato mo dito sa competition na to, mananalo. So, kung si Beatrice Luigi Gomez nakarating sa top 5, so, etong si Michelle D, kayang manalo sa competition kasi she well prepared more. Kung si Luigi kasi, parang prepared siya sa kanyang mga eksena, sa kanyang advocacy, sa kanyang laban. Kasi si Michelle D kasi meron ng experience na alam niya kung paano i-overcome yung competition against doon sa ibang kandidata. So, yun yung merong bala si Michelle D na kung i-additional mo talaga na parang kung ikukumpara mo siya kay Beatrice, is the same beauty, same height, same level. Pero kasi talagang kung dito kay Beatrice na tungtong niya hanggang dito sa competition, so maniwala ka na si Michelle D, kaya niya ng more. Kaya niya pumasok sa top 3 kasi kung si Beatrice nga nakarating eh, diba? So, depende na yan lahat kay Michelle D kung paano niya ipapanalo ang competition. Pero nandoon ako na parang nararamdaman ko ngayon pa lang dahil sa all out talaga siya, sa ingay, sa pasabog na ginagawa niya, I think, nandoon na siya sa almost get the crown talaga. So, yon. So, ikaw ba, naniniwala ka ba na ganun na ba talaga yung level ngayon ni Michelle D dito sa competition ng Miss Universe? Sana makita mo din yung kung ano ang merong ginagawa si Michelle D sa competition ng Miss Universe sa kanyang preparasyon para sa laban niya sa El Salvador. So, yon. So, ano ang komento mo sa mga pinag-uusapan natin? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat po syempre sa inyo lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin yung notification bell para siyempre, lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi nga ganun, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan! Paalam! Thank you guys!